Praise God, mga kapatid. Rinig ko ba ako? Ay, isang magandang hapon sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos sapagkat nandito na naman tayo. Muli na naman nagpapatuloy yung gawain ng ating Panginoon. At sa umaga ito, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na mag-open ng ating cam. Makita naman natin kahit papaano ang isa't isa. Kung maaari ay mag-mute din tayo para sa umaga ito, bago tayo magsimula, mga kapatid, simulan natin yung araw na ito sa pagsisiyasat. Nasiyasatin natin yung sarili natin. Hayaan natin yung Panginoon na siyasatin tayo. So, mga kapatid, purihin natin yung Panginoon. Awitan natin siya nung hanggang nagsasabi na siyasatin mo. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Pasiyasat natin yung puso natin sa Kanya. Simulan natin yung araw na to na may tamang puso, nagpapakumbabang puso, nagpapadurog sa Kanya. Siyasatin mo, Jesus, ang puso mo. Sana nagwala ba sa Praise God, pinigin natin ang Panginoon mo. Sumasayo sa harap ng banal mong trono. Malawin, limang patawad sa Jesus. Ang puso ko sana nang nagwala Amen. Hallelujah. Nakatagpad sumasamo sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, yes, Lord, hallelujah. Praise God, mga kapatid. Sa pagsisimula ng gawain na ito, mga kapatid, dinihiling ko ang ating youth pastor, si Brother East, na pangunahan tayo sa ating opening prayer. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po ay manalangin at hilingin po natin ang gabay ng ating Panginoon at ipag-pray natin ang ating mga sarili na makapag-focus tayo dito sa ating gawain, mga kapatid. Minsan pa, Panginoon, O Diyos, sinasamba ka namin, pinapupurihan namin ang dakilang pangalan mo, Panginoon Lord God. Sa hapong ito, Panginoon, O Diyos, wala kaming maililim sa iyo, Panginoon. Batid mo ang nasa ng aming mga puso, Panginoon. Siya sa atin mo ito, Panginoon. Anumang guhit ng kasalanan, Panginoon God, linisin mo kami ng iyong banal mong dugo, Panginoon Diyos. At sa hapong ito, Panginoon, ang mga nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, dalawa man o tatlo nagkakatipon sa iyong kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, O Diyos. Sa hapong ito, Panginoon, Lord God, we invite your presence, Panginoon, bagamat kami magkakalayo, Panginoon, O God. Ngunit ikaw ay nasa lahat ng dako, O Diyos. Kaya walang imposible, Panginoon, kung ikaw ay may gagawin, Panginoon, na pagpapala sa hapong ito, Panginoon, ang iyong magagamitin, O Diyos. Pagpalain mo sila. Anoint them, Panginoon. Anoint us, Panginoon. Bless us, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen.
Magit mga kapatid, tatagin ko ng ating devotional leader, Brother Jason. Pangunahan ng ating devotion. Amen, mga kapatid. Naririnig niyo ba ako, mga Amen. Kapatid? Yes. Naririnig niyo ba, mga kapatid? Amen. Amen. Magandang hapon sa inyo, mga kapatid. Sa may mga Bible diyan, mga kapatid, buksan natin sa Santiago 1. Mga kapatid, ang sabi dito sa Santiago 1, chapter 12, mga kapatid, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig sa kanya. Ay mga kapatid, hinihiling ko si Brother AJ na ipanalangin ng salita ng Panginoon. Amen. Brother AJ Calso. Brother AJ Calso. Are you there? Amen mga kapatid, tayo po yung manalangin mga kapatid. Yan. Panginoon, salamat po sa hapong ito na muli mo na naman kami pinagkatipon, Panginoon, sa oras na ito. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay magsilbing tulong, Panginoon, at bigyan mo kami, Panginoon, wisdom para maintindihan ito, Panginoon. Hallelujah. At ikaw ang manguna sa gawain ito, Panginoon. So yung lahat na papurit pa sa salamat, so yung nag-iisang pangalan, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, ayon. Ang sabi mga kapatid sa salita ng Panginoon na binasa natin, sabi dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Mga kapatid, mapalad tayo mga kapatid na kung susundin natin ang mga utos ng Diyos na dahil tayo yung mga kabataan mga kapatid, tayo yung parang prone mga kapatid sa ganyang mga ano, sa mga ganyang tukso mga kapatid, dahil nowadays mga kapatid, iba na ang takbo ng mundo, ng iba na ngayon ng mga kabataan mga kapatid, masyado nang mapupusok ang mga kabataan ngayon mga kapatid. Ayun mga kapatid, ipapasok ko dito yung sa pandemic mga kapatid. Sabi dito ay mapalad ng taong nagtitiis. Dito rin yung mga kapatid sa pandemic na to mga kapatid, na yung mga nagtitiis mga kapatid, halimbawa na lang mga kapatid, yung hindi ka naalis ng bahay mga kapatid. Nagtitiis ka na hindi pumunta sa mga mall, mga madaming tao mga kapatid. Napagtitiisan mo yon, at ang magiging parang price noon mga kapatid, yung premium noon mga kapatid, hindi ka magkaka-COVID mga kapatid dahil nag-iingat ka mga kapatid. At magtitiis ka sa lahat ng aspeto ng buhay mga kapatid. Katulad na lang ng mga kapatid ng may mga gusto kong bagay mga kapatid na ma-afford mo to, pero yung once lang mga kapatid, once gusto mo to pero hindi mo kailangan mga kapatid. Dito ka rin, dito papasok yung pagtitiis na kaya mo bang tiisin na hindi to bilhin kasi gusto mo lang to. Hindi mo to kailangan mga kapatid. Ayon mga kapatid, ayun lang ang gusto kong i-share mga kapatid, na mapalad ang mga nagtitiis. Ayon mga kapatid. Bago matapos ang maikli kong exhortation, may iwan akong Bible verse din mga kapatid. Buksan din natin sa Matthew 10:22 mga kapatid. Ayan. Ang sabi sa Matthew 10:22, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayun mga kapatid. Madami ng beses na nabanggit to sa Bible na ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayun mga kapatid. Humingi tayo ng katalinuhan, ng wisdom sa Panginoon na wala tayong magagawa mga kapatid sa ating mga sarili lamang.
kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, na tayo ay matatalo ng mga pagsubok. Kaya humingi tayo sa Panginoon ng kalakasan. Ay lang mga kapatid. Binabalik ko na kay Sister Princess. Amen. Praise God. Yan yung devotion. Sabi din sa devotion, nung magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At sa panahon ngayon mga kapatid, sobrang delikado na talaga na kung wala ka, kung hindi ka mababalutan ng Espiritu ng Panginoon, talagang mapapahama ka. Pero salamat sa Panginoon kasi nandyan pa din siya, nandito pa din tayo. Sa hapong ito, napatuloy pa din niya tayong pinapakain, nire-renew gamit ang kanyang sasa. Boshin nga lang, iwala naman sabi din. Sabi nga, diba, kailangan talaga na, bilang isang kabataan, napakalaga ng ganitong gawain mga kapatid na tayo ay ang ating Panginoon, nabigyan tayo, nare-renew tayo by the word of God, na napapakain tayo na yung apoy natin na parang tinutunong ng mga nakapaligid sa paligid natin na tukso bilang isang kabataan. Mahirap yung sumunod mga kapatid. Pero yung pagsunod ay napakainam. Mahirap gawin, pero worth it naman yung kahihinat ng mga kapatid na ginawa natin. So, wala nang pagtatagal mga kapatid. Tatawagin ko na ang ating song leader. Mamumuna para magpaawit si Brother EJ. Take the mic, Brother EJ. Praise the Lord. Tayo po i-awit ng papuring awit sa ating Panginoon. At sabayan niyo pong awit papuri sa ating Panginoon. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make you praise. Glorious, you are glorious. My God, forever and ever. How great your name. Oh, your love is forever and ever. You stay the same. Shout it out, shout it out, shout it out. If you know he's good, sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Say glory. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make you praise. Oh, you are glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, shout it out. If you know he's good, sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Oh, yeah. Shout it out and go. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make you.
shine, Jesus, you shine for the world to see. You are glorious, yes, you are. Shine, Jesus, you shine for the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for the world to see. You are glorious. Glorious. Shout it out and go. Make it louder, Jesus, we shout to men. Jesus, we make you praise. Oh, glorious. Jesus, we shout to men. Jesus, we make you praise. Oh, glorious. You are glorious. Oh, do it again, just like before. He healed your broken heart, and your life again restored. Do it again, because he's your best friend. He'll never let you down. Never let you down. Lord, I am broken. My life is in pieces, but your strength is perfect in all of my weakness. Lord, I am broken. My life is in pieces, but your strength is perfect in all of my weakness. Lord, I am broken, broken. My life is in pieces, but your strength is perfect in all of my weakness. Lord, I'm broken. My life is in pieces, but your strength is perfect in all of my weakness. I give myself away. Give myself away so you can use. Give myself away. Give myself away. Lord, I give myself away so you can use. Life is not my own. To you where I belong. I give myself to you. Yes, oh God, my life is not my own. To you where I belong. I give myself to you. I give myself away. I
give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away to you. Myself away so you can use me. Hallelujah. So you can use me. Praise God. At ngayon mga kapatid, dadako na tayo sa pagpapasalamat. Alam kong sa buong isang linggo na nagdaan, madami ang pinagpala ng Diyos. Hindi lang financially, but spiritually, emotionally. Ayan, madami ang pinagpala ng Panginoon. At ngayon, tatawag tayo ng mga magpapasalamat. Nandiyan ba si Brother Jomer? Brother Jomer, nandiyan ka ba? Nandiyan ba siya? Brother Jomer, nandiyan ka ba? Ay, baka wala siya. Ay, baka wala po. Si ano na lang po, si Sister Kim, Kim Vergara. And praise the Lord, mga kapatid. Magpapasalamat ako sa Panginoon, unang-una sa kalakasan at yun sa mga time na binibigay niya. Alam ko ngayon kahit Sabado, kahit pandemic, hindi mo din masasabi na wala akong gagawin eh. Merong iba na may trabaho, meron sa bahay, pero nandun pa rin yung kabutihan ni Lord na binibigay sa atin, na bigyan tayo ng time, ng free time, 2:30 hanggang sa matapos. At magpapasalamat ako kay Lord kasi kahit na nandun yung panghihingan ng spiritual natin, siya pa rin talaga yung magbibigay sa atin ng kalakasan. At yun lang, praise the Lord. Praise God. Isa pa po mga kapatid, si Sister Nea, nandiyan po ba? Alam ko madami siyang gusto ng ipapatid. Sister Nea, nandiyan ka ba? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakagraduate na po ako ng grade 10. Nagpapasalamat po kasi siya po yung tanging naging saklolo ko nung mga panong nahirapan po ako sa school. Hindi ko po yung malalagpasan kung wala pong Panginoon sa tabi ko. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Miss ka, this pandemic, sobrang hirap nung school kasi hindi sanay sa online, pero mabuti ang Diyos sapagkat na iraraos ng mga estudyante yung pag-aaral niya, yung online class. Tapos dadako na tayo sa sunod pang pagpapasalamat mga kapatid sa pamamagitan naman ng pag-awit. Tatawagan ko na po si Sister Ikay and para bigyan ng handugan ng pasasalamat ang Panginoon. Thank you, Sister Princess. Ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos na buhay mga kapatid. Karapat-dapat lang siyang handagan ng papuring awit. Amen. Yes, amen. Amen. Praise God. Thank you.
Amen. Kapatid. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory. Mga kapatid, sa habang ito mga kapatid, dadako na tayo sa pinakang exciting na part ng gawain. Sa pinang, parang siya yung main course. Ha? Kumbaga sa gawain siya yung main course. Mga kapatid, sa lang ng pagtatagal, dadako na tayo sa exhortation kung saan pakakainin naman tayo ng pakainin na naman tayo ng kung matamis man, mapait, mapakla, or kung ano mong pagkain mga kapatid na magiging kalakasan natin, magiging healthy sa atin. Amen. Yes, right. Mga kapatid, tinatawagan ko na si Sister Aileen. God bless Sister Aileen. Praise the Lord, praise the Lord. Isang magandang hapon sa bawat isa. And of course, sa ating dakilang Panginoon, so, upisahan na natin mga kapatid yung ating exhortation. Upisahan natin mga kapatid. Matagal akong hindi nakapag-exhort, so excited tayo mga kapatid na makapag-share ng Word of God. Sa totoo lang, maraming naipon. Medyo struggle ako this week to prepare mga kapatid kasi ang daming hadlang, ang daming distraction. Diyos ang bahala. So, upisahan natin mga kapatid sa umpisa ng Bible, Genesis 1:1 and 1:2, mga kapatid, ang sabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved. Mga kapatid, in the beginning, God. Gusto kong pamagatan yung aking short exhortation na nagsasabing, it was God. It was God, mga kapatid, in the beginning. Praise the Lord sa pag-umpisa ng ating exhortation. Let's pray, mga kapatid, dakilang Diyos, pagpalain mo yung mga salita, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat na nakikinig, pagpalain mo, Panginoon, oh God. Hallelujah. Ang gawain yes, ito, Lord, Panginoon, hallelujah. Oh God, sa umpisa praise ng exhortation. Lord Jesus, oh God, sa iyong mayamang kapurihan, in Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, yung title ko, I, It Was God. Why It Was God, mga kapatid? Sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God, nang pasimula ay Diyos. It was God who created the heaven and earth. It was God's spirit that moved on the emptiness, darkness, and voidness. It was God whom we serve. It was God why we live. It was God why we are saved. It was God why we are here. It was God why we are gathering. It was God why we are worshiping, why we are praising, mga kapatid. So sa hapon ito, gusto ko lang i-emphasize about bawat isa sa inyo, ano ba yung katangian ng ating Diyos, yung attributes na meron ng ating Diyos. Alam naman natin that God, walang bagay na mahirap sa Kanya. Ano yung sabihin na natin, may mga kapatid na attributes of God.
sabi ng John 4:24, God is a spirit. Mga kapatid, unahin natin yung attribute ng Diyos bilang omnipresent God. Sabi ng Biblia, God is everywhere. Sabi dito ay sabi ng Jeremiah 23:24, He fills the heavens and the earth. Sa Acts 17:24, does not dwell in temples made with hands. So mga kapatid, ang kaligtasan ng Diyos talaga ay espiritu. So sabi ng, naririnig niyo ba ako? Amen, yes, yes. Amen. Sabi ng Jeremiah 23:24, God fills the heavens, mga kapatid, the heavens and the earth. At naniniwala ako, mga kapatid, na lahat ng tao is in the presence of God. But hindi lahat ng tao na i-enjoy yung presensya ng Panginoon. Hindi lahat ng tao ay may privilege na makapag-worship, makasamba. So ang tanong, bakit, mga kapatid? Sabi dun sa Luke 1:28, so paraphrase ko na lang siya, mga kapatid, sabi dun, sabi ng anghel kay Mary, you are blessed and highly favored, mga kapatid. So, nakatimpong ng, sabi nga, highly favored si Mary and blessed. Why, mga kapatid? Dahil, praise the Lord. So, rather, mga kapatid, Luke 1:28, Mary, you are blessed and highly favored. Sabi ng anghel sa kanya, dahil mga kapatid, in 9 months, si Mary yung napili na sisidlan ni Jesus Christ, mga kapatid. So, isa siyang privilege ng time na yon, mga kapatid. And kung si Mary ay vessel ng ating Panginoon in 9 months, so tayo din, mga kapatid, we are the vessel. We are the temple of God. So kung si Mary, tinawag siyang highly favored and blessed, ganun din tayo, mga kapatid. We are highly favored by God. We are blessed. Why? Because sa atin na nanahan yung Espiritu ng Panginoon. So imagine the billions of people, mga kapatid. Iilan lang tayo may Espiritu ng Panginoon. So we are highly favored and blessed by God, mga kapatid. So lagi natin tatandaan yan, ha? Na we enjoy the Spirit of God. We enjoy the Spirit of God because we are the temple. Simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, we are baptized in Jesus' name. Katanggap tayo ng Holy Ghost. Nandun yung kalayaan natin, mga kapatid. So sabi nga, lahat tayo nasa presensya ng Panginoon. Tayo, na-enjoy natin siya through worshiping, through dancing, through praising, while the others, mga kapatid, parang hangin lang nadaan sa kanila ang ating Panginoon. So, ayun yung omnipresent. Pangalawa, mga kapatid, is omniscient. Pag sinabing omniscient, mga kapatid, God is the all-knowing God. Praise the Lord. So, all-knowing God, sabi nga, all-knowing God, it means alam ng Diyos, mga kapatid, at ng bagay. Sabi nga ng Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and good. And Psalms 44:21, He knows the secrets of the heart. So wala tayong maitatago, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dahil nga, sabi nga, He is in heavens and the earth. Ang mga mata niya ay nasa lahat ng dako. Nakikita niya, mga kapatid, yung kaibuturan ng puso natin. So He is, He knows everything, mga kapatid. At doon tayo papasok, mga kapatid, sa tinatawag na proseso, mga kapatid. Proseso. Si Jesus Christ at the age of 30, nag-start siyang maturo, right? So imagine, ang ating Panginoon, dumaan din siya sa tamang proseso. Dumaan siya in 9 months sa tiyan, pinanganak siya, naging bata siya, naging teen siya, naging adult siya hanggang sa dumating yung season ng Panginoon para siya ay maturo. So, ganun din tayo, mga kapatid. Alam ng Panginoon yung kakayahang meron tayo. Alam ng Panginoon yung kaya nating gawin para sa Kanya. Kaya bawat isa sa atin may dinadaanan tayong mga proseso. So, hindi naman ibig sabihin na literal natin na porque si Jesus Christ is 30, nag-start na kanyang ministry. No,
for us to know we have our own season. Hindi natin alam kung at your age or maybe next year, years from now, gagamitin tayo ng Panginoon. Basta ang alam ko, naniniwala ako, we are now on our own process. At Diyos lang ang may alam kung ano yung para sa atin. And He knows everything. He knows our past. He knows our present. And He knows our future. So, better mga kapatid na, sabi natin, best pala mga kapatid na piliin natin yung buhay. Choose life. Choose the truth. Choose the way. Sabi nga kanina ng devotion, ang magtiis hanggang huli ay siyang maliligtas, di ba? Totoo yun. Sa proseso, dahil walang naman yan eh. Una, is to endure. Ang pangalawa, is to escape. So, better to choose yung una, to endure, mga kapatid. And we have our own, binigkat tayo ng may free will. Dalawa lang din yan, mga kapatid. Una is to obey God, and pangalawa is to disobey God. So, maging wise tayo, mga kapatid, sa ating mga desisyon. Dahil, papahumakan kapag tayo ay hindi sumunod. Sabi nga kami ng Sister Princess, mahirap talaga pag mga young people. Ang hirap sumunod, ang hirap magpasakop. Yes, it is dahil kulang pa tayo sa kaalaman, mga young people. Kaya napakahalaga ng ganitong klaseng pag-people. Yung mga taong ginagamit ng Panginoon, alam mo ng Diyos na meron silang ma-share sa bawat isa. At sabi nga mga kapatid, yung ating past, mga kapatid, yung sinasabi ko ngayon, mamaya pass na yan. Yung ginagawa mo ngayon, pass na mamaya yan, di ba? So, yung choice natin ngayon, magiging pass yan. Pag meron kang major decisions na gagawin, make it sure na yung decision mo is to obey God. Naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Why? Because in the future, mga kapatid, yung pass mo, nagmumag ang nakaraan, di ba? So, yung nakaraan mo, maaari yung to help you or to hurt you. So, ngayon pa lang, hanggat kaya natin i-prevent, mga kapatid, hanggat kaya natin i-endure lahat, mga kapatid, ang ating mga pagsubok, temptations, ano mo meron sa atin, i-endure na natin. Dahil masarap yung pag nagkaroon ka ng harvest. Sunod-sunod yan, mga kapatid. So, ang huli, mga kapatid, is He is the Omnipotent God. He is all, it means all powerful. At sabi ng Luke 1:37, for with God all things are possible. Because He is God. Mga kapatid, lahat, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Bakit? Dahil sabi ko nga kanina, He is everywhere. Alam niya ang lahat. At ang Panginoong Diyos, kaya niyang gumawa sa atin pag alam niyang tama na yung puso natin. Merong story sa Bible about kay Elijah. So, pababasa natin siya sa 1 Kings chapter 19, mga kapatid. It's all about dumating si Elijah, mga kapatid, na sabihin na natin sa palang depression, mga kapatid, na nandoon yung gusto niya nang mamatay, pagod na siya, exhausted na siya, physically, mentally, spiritually. Sa dyan makakapagod, mga kapatid, ang nakbayan. But lagi natin tatandaan, ano man yung pinaharap natin ngayon, maganda man, pangit man, it was God, mga kapatid. He is before all things, sabi ng Colossians 1:17. And then itong si Elijah, habang siya ay yung exhausted na siya, nagpahinga siya, mga kapatid, sa ilalim ng puno, mga kapatid, under a tree, a juniper tree. At pag tayo pagod na, mga kapatid, kailangan natin magpahinga. Magpahinga lang tayo, pero huwag tayong sumuko. Never quit, mga kapatid. Kasi sa dyan ka naman yun eh. Kasi sa totoo lang, may nakikita sa'yo, sa atin ang Panginoon, na kaya mo. Kaya lang sa ating pananaw, hindi natin kaya. Sabi nga, God is all-knowing. At talagang ipupush tayo ng Diyos, mga kapatid,
para magawa natin yung dapat natin gawin. Ganun siya ka-powerful, mga kapatid. So, nagpahinga ngayon na rin si Elijah. Natulog siya. And pag maya-maya, may kumalabis sa kanya na isang anghel. Sabi sa kanya, arise and eat. Pagtingin ni Elijah, meron din tinapay at tubig. So, kailangan natin, mga kapatid, na kumain ng tinapay at ng tubig, mga kapatid. Tinapay, the bread of life, mga kapatid, the living water, mga kapatid. Hindi lang yun isang beses nangyari. Dalawang beses siyang pinakain ng anghel. Bakit? Ang sabi ng anghel sa kanya, for your journey is too great for you. So, kailangan natin magpalakas sa ngayon. Kung napapagod ka ngayon, kung nahihirapan ka ngayon, huwag ka mag-alala. Kailangan lang mo lang ng pahinga. Kailangan mo lang natin isik yung presensya ni Lord. Yung ano ba yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. Minsan kasi mahirap talaga, mga kapatid, na sumunod sa ating Panginoon. Dahil iba yung expectation natin. Iba yung gusto natin. Iba. Kung taliwas niya sa kagustuhan ng Panginoon. Pero kung marunong tayo magtiwala, sumurrender sa Panginoon, walang bagay na mahirap sa kanya. It was God, mga kapatid, kung bakit tayo narito ngayon. It was God, mga kapatid, kung bakit tayo nagpapatuloy. It was God kung bakit patuloy tayong lumalakad ng ayon sa kanya mga salita. And also, matuto tayo, mga kapatid, na lumakad sa Panginoon. Walk with God, mga kapatid. Not just following, kasi lahat naman tayo dumaan dyan na follower lang tayo. Pero pag sinabi yung walk with God, talagang sumasabay ka, mga kapatid, sa lakad ng Panginoon. Kaya nga ang pangako ng Panginoon kay Abraham na anumang lakaran mo, magiging iyo yan. So kung lumalakad tayo na naaayon sa salita ng Panginoon, na naaayon sa lifestyle niya, which is the holiness, mga kapatid, sure ball, lahat ng pupuntahan natin, nandyan yung success, nandyan yung pagpapala. Hindi man natin expected yung pagpapala. Meron kasi minsan yung mga kapatid na pagpapala na hindi siya mukhang pagpapala. Parang hindi mo akalain na pagpapala siya. Siguro, kailangan natin magpakalalim lalo sa Panginoon, lumakad sa Panginoon, para mas lalo nating maunawaan. The more na lumalalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon, mga kapatid, the more na nagkakaroon tayo ng submission sa ating Panginoon. Napakahalaga, mga kapatid, ng submission. Dahil sabi nga kanina, He is everywhere. He is the all-knowing God. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano man ang kinaharap ng bawat isa sa atin. Sa oras na to, alam ng Diyos yung kakaharapin natin in the near future. We all need to surrender, mga kapatid, ipagkatiwala ang lahat, mga kapatid. Sabi nga ng Proverbs, I forgot the verse, mga kapatid, sabi nga na trust in the Lord with all thine heart and lean not to your own understanding, mga kapatid. So napakahalaga, mga kapatid, ang puso natin. Iingatan natin yan. Ang puso natin, ipagkatiwala sa Panginoon. Bakit? Kasi kung ano yung nasa puso mo, yun na yung lalabas. Kung ano yung nasa puso mo, nasa edge ka na ng action. Kaya ingatan natin, mga kapatid, kung ano yung laman ng ating puso, ipagkatiwala natin yan, ipasiyasat natin yan. Kasi napakadelikado, mga kapatid, ng panahon ngayon. Lalo na at nakikita ko, mga kapatid, kasi talagang yung kalayaan natin, medyo sabihin na natin, hindi ganun yung limited talaga yung access natin sa lahat ng bagay. Lalo na sa mga young people na 17 and below. So ang hirap ng ganung sitwasyon na parang nabuburyo tayo, nasasanay tayo sa ganung sitwasyon na parang ayaw na natin kumilos. But magtiis lang tayo, mga kapatid, kasi may magandang plano. Sabi ko nga, pandemic, it's a blessing para sa akin. Kasi ang daming revelation sa pandemic. So pandemic, itong pandemic na to, tinitreat ng marami as darkness. Parang ang daming sinubok. But yes, it is. But lagi nating tatandaan, merong ginagawa ang Diyos behind the scene. He is the director, mga kapatid, kasi eh. So we don't know, mga kapatid, pa the outcome. But kung sa tingin natin, on the actual, it's negative. But
behind that's the scene, I know maganda yung magiging outcome nito. Kumbaga sa palabas, edited na siya, mga kapatid. So yun, mga kapatid, lagi lang natin tatandaan that it was God, mga kapatid, yung lagi nating malalapitan. It was God, mga kapatid, yung una pa lang, mga kapatid, it was God. Siya lang, mga kapatid. So sa hapong ito lang yung aking ma-share about the attributes of God for being omnipresent, omnipotent, and omniscient. So binabalik na kasi Sir Princess ang pagkakataon. Praise God. Napakaganda nung message, mga kapatid. Tunay talaga na siya lang. Walang ibang nandyan para sa'yo, kundi siya lang. Kung naghahanap ka ng kaibigan, ng, siya lang. Siya lang yung pwede mong lapitan. Minsan kasi, minawaksin natin yung idea na nandyan siya. Parang nandyan, minawaksin natin sa isip natin na nandyan. Parang kinakalimutan natin. Parang kung saan na natin kinakalimutan na, winawaglit na natin siya sa buhay natin. Kaya minsan nahihirapan tayo. Pwede naman nating ipapasan sa kanya lahat ng bigat. Kasi siya ay walang imposible sa kanya. Napaka-powerful niya. He's omnipresent, omniscient, omnipotent. Alam niya lahat ng bagay. Pero minsan sa sarili natin, tayo mismo yung, Lord, hindi ko kailangan ng tulong mo. Parang kinakaya natin mag-isa. We're in fact, kayang-kaya niya kanyang tulungan buhatin, or minsan nga siya pa yung bubuhat yung sa problema mo, kung sa mga trials na nilalagpasan ng mga kapatid. Isukuan natin yung buhay natin sa kanya, sapagkat wala naman tayong magagawa kung wala siya. Wala kang magagawa. Parang, kung hindi dahil sa kanya, wala ka ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka gigising tuwing umaga. Kung hindi dahil sa kanya, parang bagsakan na financially, bagsakan na emotionally, spiritually, pero dahil nandyan pa din yung apoy niya, yung presensya niya, yung mga gawain na ganito na pinutulutan niyang mangyari para tayo ay mas lumago, mas mag-init, at hindi makuha nung, mas maging mainit sa kanya. Sapagkat, kung malalamig din tayo, mga kapatid, kasi syempre malamig na yung sanlibutan eh. Kung pati tayo manlalamig, paano na lang? Diba? Kailangan mainit tayo sa Panginoon. Kailangan nag-iinit tayo. Kailangan yung apoy natin eh. Lagi nag-iinit. Ang hirap, mga kapatid, na madami talagang temptation. Pero ipagkatiwala natin ng buong buo yung buhay natin sa Kanya. Parang sa araw-araw, ilagay natin sa isip natin. Sobrang ganda nung mga ganito na. Sobrang refreshing, mga kapatid, ng mga message. Talaga ma-realize mo na God is there. It was God yung nandyan sa'yo sa lahat ng pagsubok na kung ma-realize mo paano tayo nakasurvive, paano tayo nakasurvive sa pandemic, it was God. Yung Diyos yung may dahilan kung ba't nandito ka ngayon. Yes, amen. Yung salita niya, mga kapatid. Right. Sa hapon ito, mga kapatid, papurihan natin siya, mga kapatid. Bigyan natin sa kanya yung buong pasasalamat bago matapos yung gawain na ito, mga kapatid. Hallelujah. Surrender natin ng buong buo, yes, ng walang pagkakataon, wholeheartedly, mga kapatid, yung yes, puso at buhay natin sa Kanya. Thank you, Lord. Mga kapatid, sobrang hirap ng buhay. Kung hindi natin isusuko yung buhay natin sa Kanya, mawawala lahat. Yung pinaghirapan natin sa mga nakaraang araw. Kasi sobrang sama, delikado na nung panahon ngayon na kung wala tayo sa Kanya, na kung patuloy tayo papadala sa sanlibutan, kung mawawala yung word of God, kung mawawala yung presensya niya sa ating mga kapatid, tuluyan tayong matatangay, mga kapatid. Mga kapatid, awitin natin yung Panginoon, mga kapatid. Yung kantang nagsasabi na, you are God alone, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Awitin natin siya. Hallelujah. You are not a God. Hallelujah, Jesus. My hands, yes, hallelujah. You are not a God dependent on any mortal man. Amen, hallelujah. You are not a God dependent on anything we can give by your plan. And it's just the way it is.
stand alone, mga kapatid. Hallelujah. You are God. And before time began, you are on your throne. You are God. God alone. Before time right now. May problema ka, wala kang iba. Gusto mo mga kapatid. Lumapit tayo sa kanya, nagpapakumbaba. Lumapit tayo sa kanya, nagpapasakop. Lumapit tayo sa kanya na ang puso natin ay nagpapadurog mga kapatid. Nalilingkulan tayo ni David mga kapatid. Sobrang gusto sa presensya niya. Sobrang uhaw sa spirito niya mga kapatid. Nalilingkulan tayo ni David na pinapabago yung puso niya na patuloy na nagpapasakop sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan natin siya, mga kapatid. Sobrang kailangan natin ng Panginoon sa panahon ngayon sapagkat wala siya, mga kapatid. Lord Jesus. Kung alam kung nasan ka na, hindi mo alam kung ano yung buhay mo ngayon, mga kapatid. At bilang isang kabataan, kailangan maging init tayo sapagkat kailangan tayo ng church, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, oh God. Ibaunin natin yung mga salita na patuloy nating naririnig. Ibaunin natin yung mga paalala niya na gamitin namin to sa pang-araw-araw na buhay natin, mga kapatid, upang hindi tayo tuluyang mapunaw, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, oh God. Natapos ng gawain na ito, mga kapatid, tayo ay manalangin, mga kapatid. Nakilang Diyos, mapagpalang Ama, Panginoon. Lord, hallelujah. Yes, Lord Jesus, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sa hapong ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Inataas ka namin, dinadakila ka namin. Ikaw yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon. Ikaw ang Alpha, ang Omega. Ikaw yung Diyos na nandyan sa pasimula, hanggang sa katapusan, Panginoon. Yes, Lord. Ang bagay na mahirap sa iyo. Ikaw yung Diyos na may nalang lahat ng bagay. Ikaw yung Diyos na walang nang lahat. Panginoon, ilang bagay na hindi mo kayang gawin. Lahat ay alam mo, Panginoon. Alam mo lahat ng pagsubok na dinadaanan namin ng trials, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Sa buong isang linggo, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pag-iingat mo sa bawat isa, sa salita mo na patuloy mong pinaparinig. Sa kalayaan, Panginoon, na aming pang natatamahas sa panahon ngayon, Panginoon. Lord Jesus, nagpapasalamat kami sa bawat araw na ikaw yung nagpo-provide financially, Panginoon, sa kalakasan na binibigay mo sa bawat isa, sa bawat youth sa department, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon, na patuloy kami binubuklod, patuloy kami pinapalakas, Panginoon, na patuloy pinagdinis yung apoy namin, Panginoon. Salamat kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, muli mo kami na-restore, binigyan ng panibagong kalakasan, pinakain, Panginoon, ano man yung naging sa amin, maging mapait mo ito o magpakala, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, kasi magiging healthy na naman yung spirito namin, Panginoon. Lord Jesus, huwag mong hayaan na mawaglit or mawala ang isa sa amin, Panginoon. Huwag mong hayaan tuluyan kami sa hukupin ng lamig ng sandibutan, Panginoon. Tulungan mo kami maging mainit sa iyo, Panginoon. Lord, pagningasin mo yung prayer life ng bawat isa para sa ikalalago ng gawain mo. Bigyan mo kami ng tamang pag-iisip. Bigyan mo kami ng conviction, Panginoon. Ituro mo sa amin. Bigyan mo kami ng kabigatan sa puso namin sa bawat gagawin namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng strong conviction sa kung mali man o sa maling landas na ba yung pinupuntahan namin, Panginoon. Ikaw yung mag-guide. Ikaw yung mag-guide o maglagay sa isip namin, yes, para gawin namin yung tamang desisyon, Panginoon. Mahirap, Panginoon, na panahon ngayon, subalit hawakan mo kami, Panginoon. Yes, hawakan kami yung bawat isa, pandungan mo ng kamay mo, ng protection mo. Alalayan mo kami, Panginoon, sa bawat Jesus, sa panahon na dadaan. Kung ano man, Panginoon, ang mangyayari, nawa ay ikaw yung kapitan namin. Na malala namin yung salita mo na kailangan namin isurrender yung buhay namin sa'yo. Tulungan mo kami, oh God, na magpagamit, Panginoon, upang sa kalalago ng gawain mo. Tulungan mo din kayo maging makita sa sarili namin na maging as in, nag-ilaw kami ng sanlibutan upang makaahi pa kami ng mga kaliluwa, oh God. Lord Jesus, ay kalalagay na ganyan. Nagpapasalamat kami, Panginoon.
sa patuloy na pagbigay kalakasan sa protection sa bawat pamilya ng bawat isa, Panginoon, sa aming pastor, oh God, Sister Nina. Nagpapasalamat kami sa kalakasan mo, spiritually, emotionally, and thank financially, you, Panginoon. Pangawahan mo matibay yung bawat isa, Panginoon. Sa habang ito, oh God, ako magmasabi kundi buong puso kami nagpapakumbaba at malapit sa iyo, Panginoon, na nagpapabago. Lord Jesus, gabayan mo kami sa mga susunod na araw at sa mga darating pang panahon, Panginoon. Sa iyo kong binabalik yung kapurihan at pasasalamat, O God, sa iyong nakilala at nag-iisang pangalan, in Jesus' name. Pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Praise the Lord. God bless you. Praise God. God bless, mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikipag-cooperate, sa inyong pagdalo, mga kapatid. Kay Sister Kim Francisco, kay Sister Princess, Brother EJ Santos, Sister Eileen, God bless you. Kay Sister Nea, Brother Jaser, Brother AJ Calso, Sister Lorea, Sister Erica, Brother Jomer, Brother Ryan, Step, Sister Step, happy birthday sa dad mo. Brother Jen Rev, si Pastor. Ayun, marami pong salamat. At may announcement po ba sa ating mga leaders po? Sa next week, ano po bang Sister Kim? Brother Ryan, next week po ba ano na? Next week po ay MECQ na kasi. Ganito pa rin, youth service pa din. Third week pa lang ba lang, ha? Diba? MECQ na po pa rin. Sabi nga kanini, tama to. Wala akong trigger ganun na lupin ka raw, makamadero. Pwede na po yata. Ah. Ay, hello po. Face-to-face na. May, parang may bisita tayo, ha? Sister Janice Jamco. Hello. Sister Janice, yung kaklase po yata ng brother ni Sister Banji, yung sumakatan na sa atin. Ah, hello, hello. Tandaan niyo siya. Welcome. Si kasama natin dati sa... Hello. Kasama natin sa... Siya ba yun? Siya ba yung sumagot? Saan natin? Hindi ako yun. Ah. Ayaw mo, ayaw mo ba yun? Sir Aileen yung... Hello, Sister Janice. Kamusta ka na? Kasama natin siya noon nung last time nag-concert. Ah, yun. Buti na pa. Ano siya? Last week ni Amen. Mag-iag pa kayo, mga kapatid. Next week po ulit. Sorry, na-interrupt ko. Next week po, ano pong ano? MECQ na po kasi tayo, pero alam pa natin. Alam po natin. Abang-abang lang. Abang-abang na lang po tayo. Yung kamusta po kayo? Kamusta? Picture po tayo. Yung picture. Open po tayo ng camera. Hindi po available po yung camera. Open po tayo ng camera. Sana po face-to-face na next Saturday para... Ang MECQ po kasi nagsabi na si may post si Gov. Hindi ko alam kung nabasa nyo din. 10% sabi ng Diyos. 10% ako. Ah, okay. Hindi naman siguro tayo lalampas ng 20, na. Yung underage na lang siguro mga sa ano ulit Zoom. Opo. Picture po tayo mag ano po si Brother EJ. Yun. Yun. Naka-laptop na yan. Camera. Open po tayo ng camera sa mga pwede po. Lorea, pwede ka ba? Sino pa? Okay na. Wala na pong hahabol. Ayun pala si Lorea sa kabila. Okay po. 5 seconds lang. Ready? 1, 2, 3, smile. Oh my God! Okay na po. Thank you. Save mo. Okay na po. Thank you. Well, thank you po. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Amen. God bless po sa lahat. Mag-Saturday po ulit, mga kapatid. Ayun, si Sister Jan. Hello, Sister Janice.
Sister Janice, how are you? Sister Aileen, thank you. Ah. Ganda ng... God bless you, Sister Aileen. Next. Next, adaw po si Brother EJ. Yun, si EJ na. Nanginginig na yung ano ko, buto. Tara, ngayon pa lang nararamdaman ko na yung ano. Sige mga kapatid, salamat po. Pwede na po tayong dimismiss. Ingat po ang lahat. Amen. Kung meron po kayong prayer ano request sa GC po. Kung meron po kayong prayer request or something na ano, concern, may GC po tayo. At andiyan po sila Brother Ryan, Sister Aileen, Sister Princess, Sister Kim. Ang malalakas mag-pray yan. Amen. Po kayong mahiyang magsabi ng prayer dyan. Grabe. Tumatayo agad yung balahibo ko pag ano, nakikita ko sila. Eh. Kaya huwag po kayong mahiya. Magpa-pray kung may prayer request po kayo sa si GC. Amen. Praise God. Anything mga kapatid? Okay na po ba, mga kapatid? Papaalam na po. Okay na po. Paalam na po sa lahat. Ingat, ingat. End ko na po ito, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bukas po, Sunday. Ayun nga pala, Sunday pala bukas, mga kapatid. See you bukas. Bukas. God bless us.